Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng talbos ng kamote with lotus. Ayan. At nag-steam po ako ng isda. Papamagi ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahin niyo po ako at mag-intro muna tayo. Umpisa na po natin na magluto. So, ayan, naglagay na po ako ng mantika sa kawali. At ang una ko pong ilalagay dito ay yung giniling na baboy. Ayan. So, ito po yung aking sahog. So, ayan po. Lulutuin ko po muna yung giniling na baboy. Okay na po, kaya nilagyan ko na po ng bawang. So, ayan, halo-haloin lang po natin at bisa-bisahin. At syempre, hindi ko na po patatagalin ito. Susunod ko na rin po yung sibuyas. Yan po, halo-haloin lang ng konti, bisa-bisahin at maya-maya, susunod ko na rin po na ilalagay yung lotus. Yung lotus po, hiniwa-hiwa ko po ito ng malilipis lang para madali lang din po. Kasi gusto ko po dito sa lotus yung crunchy siya. Ayoko po yung lutong-luto. So, ayan. Masarap po kasi malinamnam pag hindi masyadong luto. Half cook lang. Ano, medyo makapal yan sa ako, diba? Pero hindi. Yun? Nahiwa ko po yun na malinipis. So, ayan po, ginigisa-gisa ko lang po muna ito. At mamaya lalagyan ko po ito ng konting tubig at tatakpan ko po ito. Nilutuin muna natin yung lotus ng konti. Ayan po, naglagay na po ako dito ng oyster sauce, pang palasa. At paglalagay na ako dito ng tubig na mainit. Nalagyan ko muna ng tubig na mainit bago ko takpan. Yan. Para maluto ng konti. First time ko lang din po ito na dilutong ganito, yung talbos ng kamote, nilagyan pa ng lotus. Masarap naman po siya. Pwede. So, ayan po, tatakpan ko po muna ito hanggang sa maluto yung lotus. Half cook lang po ang gusto ko dito, kaya saglit lang ito. Pakukulang ko lang po ito at ilalagay ko na po yung talbos ng kamote. Ayan po, kumulo na. Kaya, lalagay na po natin yung talbos ng kamote dito. Ayan. Tingnan niyo po yung talbos ng kamote dito, malalaki po yan. At medyo mataba yung kanyang mga tangkay. Kaya, kailangan natin lutuin. Lagyan ko lang ng takip para madali po lutuin ito. So, ilan po, gailan po kadali at kasimple yung ating pagluto sa talbos ng kamote na mayroong lotus. Madali lang po.
Sembo, habang naghihintay po tayo, kung sino po yan, hindi pa nag-share, subscribe, pa-subscribes na po. At don't forget to, like, share, at comment. At syempre, don't forget to click the notification bell para update po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Yan, okay na po yung ating gulay. Siya nga po pala, nilagyan ko po ito ng sili. So, ayan, pampalasa, pampagana. Pampagana. Nilagyan ko po ito ng sili, konti lang. Para ganahan tayong kumain. Yan o, ilagyan ko po ng sili, pampagana. Yan, okay na yung ating talbos ng kamote with lotus. Ayan, tatabi po muna natin ito at pa po tayo tapos na magluto. Mag-isim naman po tayo ng isda ngayon. Ito po yung anong tag niya dito, pampano. Yan, dito po yung isda. I-steam ko lang, lalagyan ko lang po ito ng bawang at saka luya. So yan po, pinapakuluan ko pa po muna yung tubig. Pag kumulo na, tsaka ko po ilalagay yung isda. So, yan. Yung isda, nimarinate ko na rin po ito sa konting konting asin. Tapos, lalagay ko lang po si ibabaw yung luya at tsaka yung luya at tsaka bawang. Tapos, sa ibabaw lalagay ko. At mamaya, pagkatapos ko na pong in-steam, kukunin ko po iyon para igigisa natin. At gagawa po tayo ng sauce. So, ganyan lang po, kadali at kasimple yung ating pagluto. So, yan, nilagay ko na po yung bawang at luya. Yan po, kumulo na po yung tubig. Kaya, lalagay ko na po yung isda. So, ayan. Papalitan ko po ng takip kasi siya. Hindi kaya. Ayan. I-steam ko lang po ito ng 10 to 15 minutes. Yan po, shoutout tayo sa mga walang sawang nagsusuporta dyan. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na panunood at pag-abang sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Shoutout kay Cooking Mom. Ayan, legit, laging nagko-comment. Thank you po. At sa lahat ng mga bagong followers natin yan. Thank you po kay Ma'am, kay Cooking Mom. Sabi niya,
sarap ng mga recipe mo, sis. Napaka-healthy. Thank you po. Wow, yummy, delicious na naman si na naman yan, sis. Nakakatakam. Thank you po. Maraming salamat kay Cooking Mom. Ayan, kung sinong hindi pa po nag-subscribe kay Cooking Mom, ayan, subscribes na po kayo. At kay Aliwan ni Jerry, thank you po. Yan po, mag-ano na po tayo. Gagawa po tayo ng sauce naman. Saan nilagyan ko na po ng mantika, yung kawali, at kinuha ko lang po yung ano, nilagay ko sa ibabaw ng isda kanina, yung luya at saka bawang. So, ayan. Madali lang po gumawa ng sauce. Ganito po. Pwede rin pong ano kasi yun. Minsan kasi yung ginagawa ko, nilalagay ko na lahat yung mga sangkap niya doon bago ko i-steam. Siyempre, para maiba naman, ayun, igisa muna natin. So, ayan, naglagay na rin po ako ng soy sauce. Konti lang po kasi may asin na rin po yung isda. Tapos, naglagay rin po ako ng mirin. Yan, pang patamis. Yan, at konting toyo. Yan, halo-haloin lang natin ito ng konti. At ilalagay ko lang dito yung ano, yung nagtubig doon sa ano, isda. Nilagay ko ito po kasi may konti lang. Tapos nilagyan ko po ito ng tubig na mainit. Mirin po itong nilalagay ko pang ano lang, pang matamis. Pero wala po kayong mirin, pwede pong lagyan nyo ng konting asukal lang. Kasi matamis po yung mirin. So yan po. Ganyan lang. Tapos maglalagay po tayo dito ng ano, dahon ng sibuyas. Minsan din naglalagay din po ako ng kamatis. So ayan, lalagay po lang po natin ito sa ibabaw. Lagay lang po, kadalit ka simple yung ating isda. Pagluto sa isda. So yun lang po, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ayan, pwede na po tayong kumain. Hindi lang po yung ulam namin, meron pa po akong ano, nilutong ano, soup na baboy. Tapos, ayan, meron pang kumanok. Hindi ko pa po, hindi ko na naipakita sa inyo. Dalawa lang po yung napakita ko. Yan lang po. Maraming salamat pong muli. Kaya na po tayo. Thank you for watching again. Bye. God bless you. Pusunod ko pang videos.